guys, day off na naman ang mangyan, kaya ayan, nag-aladora na naman. At ngayong araw nga, nagpunta ko dito sa may Causeway Bay kung saan ay mayroong mga lantern display para sa nalalapit na Mid-Autumn Festival. Hinintay ko nga talaga magabi guys, para naman mas magandang panuorin yung mga lanterns kasi may mga ilaw. Pagdaan ko nga dito ay may nakita akong sogo at gusto ko sanang pumasok sa loob, kaya lang inagsusolo ako. Ang sogo ko dito guys ay parang mall, ganun. Kung tatanungin nga ako guys, alam nyo ba na mas nagagandahan ako sa gabi dito sa Hong Kong kasi nga naglalabasan yung magagandang mga ilaw. Siguro man kahit sa ang syudad, ganun ano. And so, ayun na nga, nag-umpisa na nga ako maglakad papunta sa may Victoria Park. At Diyos ko day, alam nyo ba na napakaraming tao ang pupunta sa park na yun ngayong gabi. Mas maganda nga naman kasi kapag may mga ilaw yung lanterns. Pagbungad pa nga lang ay ito ang makikita mo. May mga nagbibenta ng mga cute na products na may mga ilaw. Ayan o, katulad ng mga headbands, laruan, yung mga pa-ilaw-ilaw na mga stick, ganun. May balloons. Tapos ayun, namangha ako dito sa napakagandang fountain na to na nag-iiba't-iba ang kulay ng ilaw. O di, pinanood ko muna. Tapos pumasok na nga ako dito sa loob ng mga display at napansin ko agad yung paru-paro na mayroong buwan. Totoong buwan niya, literal. And so, ayan na nga, umpisahan na nating libutin ang mga lanterns na to. So, habang ipinapakita ko sa inyo itong mga lantern display na ito, ay magkwentuhan muna tayo about the Mid-Autumn Festival. Kung napanood mo nga yung last vlog ko, ay nabanggit ko doon kung kailan ginaganap ang Mid-Autumn Festival. Ito po ay ginaganap tuwing ika-15th of the 8th lunar month of Chinese calendar. Ipinagdiriwang po ito tuwing kabilugan ng buwan. This year nga ay gaganapin ito ngayong Saturday hanggang Monday. Ang Mid-Autumn Festival ay parang Thanksgiving din. Isa itong tradisyon ng pagpapasalamat sa masaganang ani. Sa panahong ito ay nagsasama-sama ang buong pamilya at nagsasalo-salo. Kumakain sila ng mga iba't ibang prutas at mga pagkain at lalong-lalo na hindi nawawala ang mooncake. Kaya nga ang Mid-Autumn Festival ay tinagurian ding Moon Festival. Actually, mayroon akong narinig na alamat tungkol sa dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, sige, isi-share ko sa inyo habang nanonood kayo ng mga magagandang lanterns dito sa video ko. So ayun nga sa alamat, noong unang panahon ay mayroong isang mag-asawa. Ang napakagandang si Chang'e na may alagang rabbit at ang kanyang asawang si Hao-in na napakahusay na mamamana o archer. So ayon nga sa alamat, noong mga panahong yun ay mayroong 10 araw. Kung kaya naman ang mga tao na mga panahong iyon ay namumuhay ng sobrang hirap at nagtitiis sa sobrang init ng araw. At upang mailigtas ang mundo mula sa sobrang init ng mga araw, pinana ni Hao-in ang 9 na araw gamit ang kanyang bow and arrow. At dahil dito, siya ay tinaguri ang bayani ng mga tao. Siya ay pinagkalooban ng gantimpala na tinatawag na elixir of immortality. Kapag ininom ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang elixir of immortality na ito ay para lamang sa isang tao. Labis na nagmamahalan ang mag-asawa at ayaw nilang malayo sa isa't isa, kung kaya naman ay hindi nila ginagalaw ang gantimpalang ibinigay sa kanila. Sa kasamaang palad ay may nagtangkang kumuha ng gantimpalang ito. Dahil sa pag-iingat na hindi ito mapunta sa masamang tao, ay ininom ni Chang'e ang elixir of immortality. At dahil hindi maaaring manirahan ng isang immortal sa mundo, ay napunta siya sa buwan kasama ang kanyang kuneho. Naging isa siyang goddess at naiwan ang kanyang asawa sa mundo. At dahil namimiss ni Hao ang kanyang asawa, ay nagbibigay siya ng offering sa buwan. At bilang pag-alala kay Chang'e, tuwing kabilugan ng buwan, ang mga tao ay kumakain ng mga prutas at ng dessert na hugis buwan na tinatawag na mooncake. Dito nag-umpisa ang isang tradisyon na nagpasalin-salin magpasa hanggang ngayon. So ayun na nga, dito nag-umpisa ang Moon Festival kung saan ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng malaking salo-salo at kumakain ng mooncake, nagtatravel at nagpapalipad paminsan ng mga lanterns bilang pasasalamat or pagpipray para sa happiness. O siya, sa hanggang dito na lang muna ulit, napahaba na ang aking kwento. Kung gusto mo pang magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol dito, eh, pwede naman mag-search na lang. Thank you for watching. Bye!